Ayan, good day mga guys, mga kasuki. Ngayon, may gagawin ako isang Seiko 5 automatic. Ayan mga kasuki. Seiko 5 automatic stainless. Pero ang strap niya is parang ano, parang nylon. Ang problema nito ay napakadumi. Ayan mga kasuki. Or talagang marumi na. Ayan, mapansin naman ninyo. Parang ito sa kuwan niya, oh. Sa ratchet wheel tsaka sa transmission, marumi. Kaya ang andar niya, ayan, mapansin ninyo, mabagal. So ibig sabihin abnormal na yan ang takbo niyan. So naghihinto-hinto na yan siya. Ang gagawin natin is general cleaning. Ito nagawa ko na lang ito mga kasuki. O napagawa na daw sa akin, matagal na ito. Matagal lang napagawa niya, mga magto 2 years na siguro ngayon. O higit pa. Sabi niya nagloko na naman, nagloko na daw. So kailangan talaga chinek ko, okay naman yung balance wheel niya. Ayan. At saka yung sa self winding niya okay naman. Nagkakarga naman. So ang rekomendasyon ko dito ay overhaul lang. Ayan mga kasuki. So tatanggalin natin. Una muna nating tatanggalin itong rotor. Rotating motor. Ayan. So tanggal natin. Tapos tanggalin natin ang makina. Kasi kailangan muna tanggalin natin ang mga kamay niya. Ang makina na ito mga kasuki ay 7S. Yan ang makina niya. Yan, tanggal na. Medyo malabo na rin ang salamin niya. Ang pansin nyo naman, oh, yung papel. Lalaglagan yung mga dumi. So ayan mga kasuki, mga papapansin ninyo. Ano? Marumi, marumi na ito ayan, oh. Ayan, yung ratchet wheel, yung bridge, yung transmission wheel. Ayan, mapansin ninyo, marumi. Pati na sa loob. Pati itong barrel drum, madumi na. So, yun, overhaul tayo, overhaul, mga kasuki. Ayan, mga kasuki. Pagtanggal talaga nito, kailangan ingatan at dahan-dahanin. Kasi masyado pong masielan ang parang pinakakarayom nito. So yan na nakikita natin na nagpi-pre-wheel naman siya. Yan. Siguro ito, medyo i-align ko ito ng konti mga kasuki. Parang hindi kuwan yung balance wheel niya. Parang hindi, parang tabingi ang hairspring niya. Kalas natin isa-isa. Ayan, nagpi-pre-wheel siya mga kasuki, oh. Ayan, mapapansin ninyo tumatakbo ko yan. Nagpi-pre-wheel na siya kasi natanggal natin yung escape wheel.
kinalas natin isa-isa. Sunod natin kinalas itong train bridge wheel. Ayan mga kasuki. Siyempre nakakabit dito sa train bridge wheel ang full lever. Kailangan kalasin din natin yan. Ayan, tinanggalan natin. Ito yung lock niya. Ayan. Washer lock yan mga kasuki ng full lever. Ayan, mapansin ninyo o maitim. Ayan mga kasuki o. Ito o. Marumi. Marumi na talaga siya. Yan yung full lever, yung reduction wheel nangingitim na oh. Tapos ito yung full lever, mapansin din ninyo nangingitim din, marumi na talaga. Ayan oh. Ito na yung mga second wheel. Ayan, laglag na natin pati yung barrel drum. So yan, ito na mga kasuki, ano, general cleaning ko na isa-isa o nililinis ko na isa-isa yung mga pyesa. Ito na yung mga naumpisan ko na. Dito na ako sa train wheel bridge. Yan. Talagang kailangan linisin to dahil yung mga dumi nagsisiksikan doon sa mga kuha niya, sa mga jewels. Yan. After nating makalas lahat ng pyesa. Actually dapat tama na ginakalas talaga lahat. So para mabrush at malinis isa-isa ang mga pyesa. Yan. Tingnan nyo, medyo ang panglinis niya medyo nangingitim. Talagang as in marumi na talaga siya mga kasuki. So yan, ito na mga kasuki, ano, na overhaul na natin. Na overhaul o nalinis ko na isa-isa. Ito yun yung pinaka plate o nilalagyan ng lahat ng pyesa. So, pinaka base ng o plate ng relo. Itong balance wheel video inalayin na rin natin at nalinis, no? Ngayon itong ano mga kasuki, itong barrel drum, mapansin ninyo napakadumi, no? Tsaka spring, main spring. Ang gagawin ko mga kasuki, nakalasing ko to, no? Para ma-check din natin kung okay siya. Minsan mga kasuki, ano, ngayon ko lang napaan na ano pala ito sa inyo, na ang mainspring minsan putol yan. So hindi siya nagpapangsyon ng maigi or isa rin sa kusyon na naghihinto-hinto. So check natin, kakalasing ko ito para malaman natin kung buo siya. Yan, at para malinisan na rin. Yan. Ayan na siya mga kasuki. Ayan na. Yun. Ito na ang mainspring. Ito yung nakalagay mga kasuki sa loob ng barrel drum. Dito, ito. Ayan. So natanggal na natin itong mainspring. Ayan siya. Parang kwerdas. Ibabalik natin yan mga kasuki.
no, siyempre kailangan ibalik yan dahil yan ang isang pinaka importante sa automatic. Ayan. Linisan natin itong kaka niya. Barrel drum case. Ayan. So ngayon, ito. Itong main spring. Ayan. So, ibig sabihin, okay itong main spring, mga kasuki. Gagawin natin is ilinisan siya. Pansin ninyo mga kasuki, no, ang dumi nung panglinis natin. Ibig sabihin na ang dumi, marumi talaga yung relo. Yan. Ito mga kasuki, 7S to ha, na Seiko. Hey, mga kasuki, napansin ninyo, oh. Ayan, oh. Langis yan mga kasuki. Na natuyo na siya. Ayan. So pagbalik nito, ang gagawin natin, lalagyan natin niya ng langis. Ayan. Malinis na itong nilalagay niya, itong barrel drum case. Tuyuin muna natin. So ito na mga kasuki, ano, naibalik na natin yung mainspring. Ayan, ito na siya. Yung mainspring sa heads, sa barrel drum. Ayan. So, okay na yan siya, no? Ayan. So assembling na tayo, assembling. Mag-assemble na tayo. Pero bago natin i-assemble, siyempre, mag-oiling muna tayo. Lalagyan natin ng oiling, o oil yung mga kulay, yan, parang kulay pink, no? Yan. Bago natin idakabit isa-isa ang mga piyesa. So ito na yung langis natin. Bili na rin tayo ng langis. Mamaya lalagyan ko rin ng silikon itong sapitan niya para ito makasukit, para water resistant talaga siya, no?